Hello, ako po ulit si MJ. Magandang buhay po sa inyong lahat. Ano gagawa po tayo ng lumpia wrapper? Yung fresh para makita nyo kung paano ko gawin. Kasi maraming nagre-request, maraming naghihintay ng recipe na to. Kasi noon palagi akong gumagawa. Ito yung naging business ko noon nung di pa ako nag-abroad. Pinagkakakitaan ko po ang lumpia na to nung nasa Pilipinas po ako. Kailangan po natin itlog. Batiin natin siya. Paghalo-halo lang po natin sa isang bowl. Cornstarch tsaka all-purpose flour pinaghalo ko po. Ang ginagamit ko dati starch tsaka plain flour lang. Tapos tubig. Parang mag-bake. Maggawa ng biskuit. Gagawa ko ng merienda. Cooking oil. May isang tablespoon. Para sure po yung ano, yung makuha nyo yung timpla niya, dahan-dahan nyo pong ilagay yung tubig, kumbaga kalahating cup po muna, hanggang sa makuha nyo yung timpla niya. Kung gumagawa po kayo ng pancake, mas malabnaw siya sa ano, sa pancake. Ayan. Ganyan po siya kalabnaw. Yan po yung kawali. Hindi ko na po nilagyan ng mantika kasi teflon naman siya. Hintayin na lang natin siya na medyo mainit. Ano, gamitan po natin ng ano, yung hindi mainit na mainit. Yung apoy niya, moderate lang. Katamtaman lang po. Sa pagluluto po ng wrapper niya, normal lang po yung
unang gawa mo eh hindi maganda kasi mainit yung kawali, ganun. Ikot-ikot lang. Ay, di siya nag-ano, may butas. Ganyan po. Kahit hindi nagamitan ng ganito. Ito na siya, oh. Ganyan. Ayan. Oh, di ba ang ganda? Charan. Ganda niya. Maraming nagre-request sa fresh lumpia, pero hindi naman ako makagawa kasi nga hindi naman ako makapagluto dito sa bahay kasi pag magbabaon ka ng ganito kailangan yung wrapper niya bagong gawa, kasi kung gagawin mo sa gabi, kinabukasan panis na, kaya mas maganda kung babaonin mo ganun, yung kakainin agad kailangan gawin mo ora mismo. Dahil gagawa po ako ng lumpia, yung fresh po, pangkain lang naman dito sa bahay, carrots, tsaka singkamas, pero kung pangbenta po, dagdagan nyo siya, giniling na karne, bean sprout, kahit ano po na ano na pwede nyong idagdag, tofu, ganyan. Pwede nyong ano kung pangbenta po, pero kung pangkain lang sa bahay, gulay lang, okay na, satisfied na. Yung ano, yung gulay, pag nagkadkad kayo, gamitan nyo ng ganito. O kaya yung ganito po, yung manipis. Kailangan manipis po. Balatan natin yung carrots. Kung marunong kang kumain, kailangan marunong ka rin gumawa ng merienda para may kakainin ka. Ako, hindi ako pala kain, pero ewan, natutunan ko lang naman ang mga to hanggang sa nakahiligan ko ng maggawa-gawa.
nakasalang na yung ano, yung wrapper. Inuna ko yung wrapper kasi. Igisa niyo po yung gulay kasama yung karne kung gusto niyo lagyan ng giniling. Kasi ako gulay lang ako talaga. Igisa niyo lang po yung gulay, half cook lang po. Huwag pong i-overcook. Bakit makap? Maninipis. Ganito siya. Hindi po siya madaling gawin, pero masarap. Sandali kasi yung wrapper ko. Baka masunog. Pinagkapirahan ko ito noon sa Pilipinas. Iyan na po yung ating lumpia bago natin siya i-wrap. Ah? 15. Kahapon, sobrang traffic na. Late na ako kay Bunso ng 15 minutes. Mag-wrap na po tayo. Yan. Ito po yung wrapper. Kung gusto nyo pong lagyan ng lettuce, pwede po. Pero, huwag na. Make it simple. Dito lang naman. Pero pag sinamo siguro, baka pwedeng lagyan ng lettuce kasi mahilig sila sa gulay. Konti lang yung wrapper natin. Kasi nga, pang merienda lang. Ganun siya.